Isang pagpupugay para sa mga kababaihan. Last March, nagsagawa kami ng Ang Pinoy Makeover Contest kasama ang aming partners. Ang simpleng tanong namin ay, bakit niyo kailangan ng makeover? At madami kaming nakuhang mga sagot. Ngayon, ipapakilala namin ang isa sa unang limang winners ng Ang Pinoy Makeover Contest. Si Mami Pining, nanay ni Jo na isang lupus patient. Ito ang sagot ni Jo kung bakit kailangan ni Mami Pining ng makeover. She is 73 years old and never experienced like a queen. She solely shouldered her education because my father never did his responsibility. She lost her dream house because I need to survive. We need to survive. She has been through a lot of pains, trials, and misfortunes. And I want her to be happy and forget all her worries even for just one day. Bago pa namin i-meet si Mami Pining ng personal, humingi na kami ng picture at details niya para makapag-prepare. Bumiyahe kami papunta ng Balayan, Batangas para i-meet si Najo at Mami Pining for the makeover. Hindi na pala namin siya pagugupitan dahil katatapos lang daw ng kanyang haircut at hair color. So ang task na lang namin today is to share the dress that fits her at syempre yung free sandals or slip-on kasama ang makeup and pictorial. Si Mami Pining ay masayahin at tinanong namin muli si Jo kung bakit nga ba kailangan ang makeover. Magandang araw at welcome sa Ang Pinoy. Nandito tayo ngayon sa Balayan, Batangas para sa Ang Pinoy Makeover. At ngayong araw na to, kasama natin si Joanne for a special mission para sa kanyang mom. At of course, kasama natin ang ating partner sa Ang Pinoy Makeover, na si Cheng of Rachel Palma Bua. Hi Jo, good afternoon. Ayan. Jo, kwentuhan mo kami. Ito mo kung bakit ang mama mo ang dapat manalo. Kailangan niya kasi yun dahil buong buhay niya, itatrabaho siya, tapos siya lang mag-isa. Kahit na mahirap, kinaya naman niya kami pagtaposin ang pag-aaral, tatlo kami. Tapos kinento mo na nakapagtapos ng pag-aaral. Pero nung nag-uusap tayo dun tungkol sa contest na yun na kinento mo, ang sabi mo, meron kang pinagdadaanan ngayon na hindi ka iniwan ng mama mo. Opo. Mula nung nagkalupos ako nung 2018, kami dalawa lang lagi magkasama. 2018? Actually, latter part ng 27 yun, papasok mo sa 2018. Tapos hindi ka talaga iniwan ni Mami? Hindi po. Kami lagi kasama sa check-up, sa hospital, kasama yung tita ko. Siguro yung normal na tanong, di ba? Yung ibang pagmamahal ng nanay, no? Opo. Talaga. Iba. Sabi mo kanina, anything for your mom. Kung ikaw tatanungin ngayon at mapanood niya to, kasi ilalagay natin sa YouTube, ano ang gusto mong sabihin sa mama mo? Mabuhay ka hanggang gusto mo. Magpalakas ka lagi. Mahal ka namin lahat. Wow! Makikita po natin mamaya si Nanay Pining. Pag nakita niyo, ang ganda-ganda ng mukha at ang ganda ng skin. So makikita niyo po yung transformation ni Nanay Pining. Habang minimake pa ng partner natin na si Rachel of Rachel Palma Mua, si Mami Pining, nagbigay siya ng ilang tips base sa face feature ni Nanay Pining. So, aantin natin. Kasi maganda na yung shape ng kilay ni Mami eh. Ni Mami Josefina. So, yung mga lang dito, sparse hair ng niya ay nang fill up natin. So medyo susundan lang natin yung niya, yung natural shape ng kanyang eyebrows. So ang ito, ang bubuhayin natin kasi since
hooded na yung ano ng talukap ng mata ni Mami, tapos chinit, may pagka-chinita siya. So bibigyan natin ng buhay kanyang mata. So palalabasin natin yung ano. Ayan, gigisingin natin ang kanyang mata. Ayan. At may ano maganda ang ano skin ni Mami. So very light lang na ano foundation or makeup ang lalagay natin sa kanya. Pag ganitong medyo ano, hooded at chinita, kailangan natin i-darken yun dito sa ano, malapit sa eyelashes niya. Para lumaki ng konti yung mata? Oo. Mm-hmm. Kasi natatapan na siya ng ano eh, ng folds. Ang balat, na skin fold. Blend. Ayan ang key sa para natural ang dating ng makeup. Todo kasi talaga ano, ang cute na ng length ng eyelashes ni Mami Josefina, Mami Pining. Pero since baka ano, hindi siya sanay talaga at magluha yung mata niya. So, eto na lang. I-ano na lang natin yung nag-dark color na shade dito malapit sa kanyang lash line para may illusion ng makapal na eyelashes. Yan. Blend. Yan. From the outer corner, papunta sa loob. Yan, para may gradient effect. Okay. Dito naman sa ano, pag-contour ng para lumabas yung cheekbone. Alam mo si Mami, maganda na may natural ano na siya contour dito sa kanyang pisngi eh. Tingnan mo, di ba? May lubog, may hollow, may ano na dito. Mm-hmm. Then, so, i-enhance na lang natin yan. So, again, dito, paghaluin natin yung dark, yung medium dark and light dark no, uh-huh, na ano contouring shade. Tapos dito natin siya ilalagay sa ano, ibaba lang ng pinakaibaba ng kanyang cheekbones. Yan, mula dito sa temple papunta dito lang sa ano, huwag lalampas dito sa side ng cheekbone niya ha, kasi nakakatanda lalong tingnan pag lumampas. So, yun. Blend. Oh, that's a very good tip. Ano, ganda ng ano ni Mami, no? Kasi kitang-kita. Oo, natural contour niya. Mm-hmm. Na para lang ma-emphasize yung kanyang cheekbone. Mm-hmm. So, yun. Okay. Ito. So, andito tayo sa pagkocontour ng kanyang nose. Okay, so ang gagamitin nating shade is yung close doon sa parang shadow. So, hindi tayo gagamit ng bronzer dito sa pag-contour ng nose. So, dapat may yun, illusion ulit ng shadow dito sa kabilang side. Tapos, yan katulad dito, medyo talagang ano dito eh. Flat yung ano dito ni Mami. So, aanhin natin, lagyan natin siya ng illusion dito ng shadow dito sa magkabilang side na to, malapit sa inner corner, mula dito sa dulo ng kilay. So mas dark dito, idudugtong natin yan dyan. So blend dito sa kanyang eyeshadow, so para walang mga harsh line dito sa ano, so hanggang dito pababa ano, tapos medyo lighter shade dito sa baba. Sa may baba. Oo. Kita ko na nga, tangos na ng ilong ni Mami. So, comes the bronzing. So, naglalagay tayo ng bronzer dito sa mga gilid-gilid ng ano, para hindi naman tayo, para magkaroon ng shape, ng ideal shape ang mukha. So, pag lalagay tayong bronzer, so iba ang ginagamit nating contour powder sa bronzer.
So ang bronzer kasi medyo brownish, ang ano niya, reddish brownish, ang ano. At ang magandang ano, yung hula ng Benefit. Magandang bronzer to. Kasi kahit anong gaano ka-importante ang bronzer? Importante ang bronzer para, alam mo yon, hindi ka makang maputla na merong ano, glow pa rin sa ano, mukhang healthy yung skin. So medyo may flush yung skin, hindi yung mukha kang maputla. After the makeup, binanggit ko rin ng konti kung bakit iyon ang napili naming dress and sandals for Nanay Pining. Hindi na natin pagugupitan si Mami Pining kasi yung hair niya, actually pagdating natin dito, nakaayos na. Ang ganda actually ng style, napakadaling i-manage. Madali po ba pag ganyan? Para kahit na hindi magsuklay na, Mami. At saka napaka-shiny, though manipis ng konti, pero wala nang ka-effort-effort na kailangan. Tapos mapapansin nyo din, ito yung damit na pinili natin kay Mami. So makikita nyo later yung picture. Alam niyo po, pag nagkaka-age tayo, gusto natin yung relax lang ang dating ng damit. At dahil maganda rin yung kulay ni Mami, we chose white color. Tapos dress the pa-A-line lang ang kanyang damit. Tapos mapapansin niyo din, ang bumuhay dyan ay yung printing color. So, mas lalong nadagdagan, nakadagdag sa ganda ni Mami. At later on, nakikita niyo rin yung pinili natin na slip-on or sandals lang na plain kasi mas gusto natin kapag nagkakaedad na, lahat tayo pupunta rin doon, ay medyo mas madaling i-manage. Susuot lang, tapos pwede nang lumarga. So, ayan, with the makeup of Cheng, eto na si Mami. At eto na ang final look ni Mami Pining. Salamat sa iyo, Mami Pining. At katulad ni Jo, mahal ka namin. Binigay din namin kay Jo ang skincare gift namin mula sa Anella Beauty and Essentials. Pagkatapos ng makeover, hiningan namin ng konting mensahe si Mami Pining para kay Jo. At panghuling mensahe naman kay Jo para sa kanyang Mami Pining. Ana, pag pinagsasabihan ko siya, susunod siya sa akin na hindi na lagi siyang pupunta sa ospital. Dapat suno rin siya para siya rin ang nahihirapan. Pagka tinutusok na siya ng karayom, ako ang nasasaktan pag hindi makita ang ugat niya. Sana magpakabait siya. At lahat ng sinasabi ko para din sa kanya, para hindi na paulit-ulit ang kanyang ano, yung kanyang sakit, hindi na laging tumataas ang kanyang kreya. Para sa kanya din yung aking sinasabing pinagsasabihan ko siya. Matigas kasi ulo niya eh. Kung sinusunod lang niya ako, hindi na siya lagi-laging magpupunta sa ospital. Yun lang, pakabait na siya, huwag siyang pasaway, huwag siyang punta ng punta kung saan-saan. Pag sinasabi kong huwag siyang magpupuyat, dapat sinusunod niya ako. Ang ganda mo ngayon ah. Oh, lumabas yung tunay mong ganda. Thank you very much. Anong message mo kay mother? Oh, mag-ingat ka din lagi. Huwag ka din pasumay. Bawal sa'yo, lalo na tumatanda ka na. Huwag ka na kumain ng mga sweets. Tsaka yung ano, mga gamot mo, inumin mo din. Yun po. Yun lang. Thank you sa lahat. Hanggang sa muli, samahan niyo kami sa susunod nating winner na pupuntahan ng Ang Pinoy Makeover. Special thanks again to our partners, Rachel Palma Mua, Anella Beauty and Essentials, and Lorraine Tours. Please don't forget to share, like, and subscribe to our channel, Ang Pinoy Channel.